Hello po, greetings again sa mga kababayan natin. Sama po ang naroroon. Ito pong muli sa Attorney Rogelio Wong, ang Batas Pinoy Channel. Ang ating pong programa, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod na ating pong inaalay natin sa mga kababayan natin, sama po kayo naroroon. Sa mga subscribers po, maraming pong salamat sa inyong pagtangkilit. Yun naman sa mga baguhan naman po, ay paki-subscribe at i-share po ninyo, i-like po ninyo ang ating video. At paki-share na rin po sa inyong kaibigan, kababayan, kamag-anak, ang mga paksang ating napag-usapan sa ating episodes upang sa ganun sila rin po ay mayroong pagkakataon na matutunan, na aral, no, sa ating mga pinag-usapan. Ang ating pag-usapan ngayon ay yung pong karapatan ng nagsanla, no, ng kanilang mga ari-arian, no, doon sa pinagsanlaan nila. Kasi kadalasan po ay ang nagsanla ng lupa tapos hindi nagkaroon po ng foreclosure at dahil hindi nakabayad ay bigla na lang po itong marimata. Okay. Ano pa dapat ang gawin kung kayo ay nagsanla ng lupa? At ano ba ang karapatan ninyo sa lupang inyong nasa inla? Okay? Ang pagsasanla po ng lupa, lalo na lupa o bahay o real property, dapat po ito naka-in writing. Ang tawag po niyan pag ano po ay real property mortgage. Okay po? Ibig sabihin po niyan, sa inyong pagkakautang, ginagamit po ninyo ang inyong property para garantiya sa pagbayad ng inyong pagkakautang. At pag kayo po ay hindi makabayad, may karapatan po ang creditor na irimata po ito. And then, ibibenta po ito by public auction. Pag sinabing public auction po, ay open po yan sa mga tao, no, na ipagbili ito, okay? At ito po ano sa highest bidder, no? Kung sino pong manalo doon sa bidding ng property na na-foreclose, ay siya po yung magiging successful na bidder doon sa lupang nasanla, okay? Ngayon, sa ganito pagkakataon po, ano ba ang remedy? May pagkakataon pa ba yung nagsanla o yung kanyang heirs o successor in interest na makuha po yung property, mabawi? Okay po? Sa dalawang klase po kasi yung pagsasanla, no, ng real property. May tinatawag tayong judicial pag-foreclose po nito. Meron tayong tinatawag na extrajudicial foreclosure o judicial foreclosure. Normally po, pag sinabi nating extrajudicial foreclosure, ito hindi na dadaan po sa korte, no? Except na lang po na kung ipo-foreclose yung property, ang gagawin po ng mortgagee, yung pinagsanlaan, ay mag-file na lang po siya ng petition doon sa clerk, sa executive judge, sa clerk of court, upang magkaroon ng order para bigyan ng magkaroon ng sale by public auction foreclosure doon sa halimbawa sa isang notary public o sa clerk of court o sa sheriff po ng korte. Okay? Pag ganito po, nagkaroon kayo ng foreclosure na ganito, extrajudicial, at bangko po ang inyong ang nag-foreclose, ay mayroon po kayong 1 year na redemption period. Ibig sabihin niyan, mayroon po kayong isang taon na para tubusin po ito. Saan po nire-recon yung 1 year? Doon po sa pagkaroon po ng issuan po ng certificate of sale, no, ng sheriff. So dapat po matubos po ninyo yung property, okay? Ang itutubos po ninyo diyan ay siyempre kung ano yung pagkakautang plus yung interest po at saka yung mga charges kung meron man na ipapato po sa inyo ng inyong creditors. Babayaran po ninyo yan. Kung hindi po yan mababayaran, okay, sa loob ng redemption period, kung tawagin, na 1 year, ay
magiging final same na po yung auction sale. At pagdating po sa ganito, yung nanalo po, ng nanalo na bidder ay maaari siya mag-file ng petition sa korte for writ of possession. Ibig sabihin niyan ay pwede niya ngayon magkaroon siya ng physical possession doon sa property. Kasi lalo na po 'yon, halimbawa, kung ang bahay o lupa ay may nakatira po doon, it could be yung creditors o kung hindi man siya, yung kanyang mga heirs o successor in interest, pwede po niya itong yung successor bidder po nagkaroon na ng confirmation ng sale, ay pwede po niyang kunin na po ito kasi siya na po bagong may-ari, so pwede siya mag-file sa korte ng writ of possession upang sa ganun hindi lang yung titulo ay nakapangalan sa kanya at pwede na rin po niyang gamitin po yung lupa kaya, o bahay. Ngayon tanong, pag ganito po ba, ano pang remedyo ng nagsanla? Ay wala na po. Ay talaga pong pag ganito na, nakalampas na yung redemption period, ay wala na yung property. Maliban na lang po kung mapapatunayan ninyo na during the auction sale, o may mga sa mga dokumentong na pagpirmahan ninyo ay nagkaroon po ng fraud o panluloko. Pwede kayo dumulog sa sgado upang questionin ninyo o atakihin ninyo ang ginawang pag-foreclose ng inyong property o ang inyong mga terms and condition doon sa inyong mortgage. Okay? Ngayon, doon naman po sa party na nagkaroon na yung utang, din nakasanla. Okay po. At nagkaroon po ng foreclosure, pinadaan po sa husgado. Okay? All the way po, nagkaroon po ng paglilitis ito at talagang na-confirm ng husgado na mayroong default, I mean, ang pagkakautang hindi nabayaran, magdi-decide po yung korte na ipo-foreclose na yung property. Pag may judicial foreclosure po, wala pong right of redemption na 1 year. Pag may judicial foreclosure po, meron lang po tayong tinatawag na equity of redemption na 90 days mula nung ma-confirm ito yung sale ng korte. 90 days po. Sa loob ng 90 days, pagkalabas po ng desisyon ng korte na final executory na, ay dapat po mabayaran po lahat ng pagkakautang including interest, charges, or whatever, dagdag po din sa principal ng pagkautang upang sa ganon, with equity of redemption na 90 days, ay maari pang mabawi yung ari-arian na na-foreclose at naisanla, no, doon sa mortgage o kadat at naging property na ngayon ng pinagsanlaan, halimbawa ng bangko. Okay? So, o financial institution. Pero po, pag bangko po kasi, as a rule, ay ang redemption period po niyan is 1 year po. Pag financial institution o bangko, ang redemption period po is 1 year, whether ito po ay dinaan sa extrajudicial foreclosure or judicial foreclosure. So, ito po yung ating batas. Okay po? Ngayon po, sino po ba dapat magbayad ng foreclosure? Halimbawa po, ng balance pag namatay na po yung may-ari. Okay? Dito po nagkakaroon ng problema minsan yung mga heirs eh. Kasi po, ang na-inherit nila doon sa kanilang namana ay hindi lang po yung property, kundi yung sakit po sa ulo. Dahil so, para mapunta sa mga heirs yung mana nila, ay dapat mabayaran muna yung pagkakautang na naka-attach doon sa kanilang property. Sino pang bababayad nito? Of course po, yung mga heirs, kasi sila po yung makikinabang dito. So, paano bababayaran? Ay mag-ambag-ambag po sila. Para upang sa ganun, equal sharing po sila kung magkano pagkakautang. Upang sa ganun pa, pag nabayaran nila ito at na-exercise nila yung right of redemption or equity redemption, mapupunta sa kanila yung property at makinabang sila rito at paghati-hatian nila ito. Otherwise po, pag hindi po ito nabayaran at nag-fail yung mga heirs o successor in interest nung namatay na may pagkakautang or ang tawag natin ay yung mortgagor, ay pag lumapas na po yung period of redemption, whether extrajudicial or judicial
foreclosure, ay wala na po, ay talagang mapupunta na po ito sa doon sa nag-foreclose o doon sa highest bidder. Ngayon po sa probinsya, common po yon sa probinsya na may nagsanla. Okay? At sa probinsya po, lalo na yung hindi masyadong mga hindi nila alam ang pasikot-sikot sa batas, gumawa ng kasulatan at sinasabi doon, pag hindi nakabayad yung nagsanla, ang property ay, ang pag-aari ng property ay mapupunta doon sa pinagsanlaan. Valid po ba ito? Ulitin ko po, halimbawa sa probinsya, kadalasan po yan, ay may kasulatan, o pag hindi nabayaran yung ang sanla, okay, sa loob ng ganitong panahon, ang pagmay-ari ng lupa ay po-foreclose ito at mapupunta doon sa pinagsanlaan. Bawal po ito. Kung ano may kasunduan man pong ganon, hindi po valid ito. Null and void. Bakit po? Ito po ay tinatawag naming pactum commissorium. Ito po ay nagsasabi na, o sige, pag hindi ka nakabayad, automatic, ako nang may-ari niyan. Hindi po. Kasi ang batas po, kailangan pag may foreclosure, pagrimata sa property, ay kailangan po ang ay public auction o pagbibentas as public auction. Okay po? Hanggang dito na lang at kung mayroon pa po kayong katanungan, dahil kulang na po sa oras, sulatan na lang po ninyo ako sa attyrw@gmail.com. Ulitin ko po, attyrw@gmail.com. Kung susulat po kayo, straight to the point at huwag pong nakakalito ang inyong sulat. Okay po? Kasi po pag nakakalito, malamang maaari hindi masagot ng maayos yan at mali po ang magiging sagot sa inyo. Okay? Paalala lang po, ang ating pong programa ay huwag niyong maituring na isang legal opinion. Kasi po, wala po tayong kakayahan sa inyong mga dokumento, sa katunungan ninyo na masuri ang inyong mga dokumento o ma-interview kayo ng masinsinan. Okay po? So, i-consider na lang po ninyo ito na isa pong isang academic discussion and for information purposes. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Hanggang sumuli, mag-ingat po kayo. God bless.